Hi friends, are you guys ready for the first ever challenge? Let's go! Hey friends, I'm so excited to be with you guys again. Hope you're all well, healthy, safe and strong. Excited ako kasi ito yung first ever challenge natin. So, I'm not supposed to be here and not wearing masks, so let's find a safe place. See you in a bit. Tanan, where else can we be safe? Siyempre sa bahay lang. You have to stay home to help your parents, your family, your spouse, everyone. Yung mga galing naman sa work, you just have to take a shower first. You know, laban muna agad yung damit bago natin halikan o yakapin ang ating mga mahal sa buhay. So how's everybody today? I hope you guys are having the best life. Okay lang yan. You have to be strong, tough, and of course, prayers, okay? Kaya natin to. Okay lang yan. Hanggat may buhay, may pag-asa. Growth mindset lang ang kailangan natin. So, I have a question. Ginagawa nyo ba yung mga tips natin? I hope so. Just keep on doing what you're doing, yung mga tips natin. Honestly, 100% magbabago ang inyong pananaw, ang perspective nyo sa buhay. Not just you, pero yung mga nakapaligid sa'yo, once na nakita nila there's a change sa perspective mo, sa pag-uugali mo, sa drive mo sa buhay, it will make a big benefit para sa'yo. Kasi you will gain something great for that one. And you will treasure it for the rest of your lives. And also, don't forget to spread it and share it. Sa social media, i-post nyo, i-chika nyo, i-chismis nyo, kahit ano pa gawin nyo, basta i-share nyo lang itong mga natututunan natin dito sa channel na to. Because sharing is caring, and caring is loving, and love equals to... Because we want to create the positive energy, the good vibes, at syempre yung feel-good factor. How? By changing our response sa mga sentences na gagamitin natin. For example, pag merong nag-good morning sa'yo, ibabalik mo sa kanila is, great morning to you too. Or, pag meron sa inyong nag-ask, kamusta ka? Yung iba, sasabihin, okay lang. Ngayon, ang sasabihin mo, I'm very well. I am great. How about you? So, by giving you an example sa mga words na pwede nyong gamitin at gagamitin nyo, ipapakita ko yan sa inyo. Yung sa akin kasi, meron akong abbreviation dyan. LOAFS. LOAFS. Yun yung sa akin na lagi kong nasa isip. Anong ibig sabihin ng LOAFS? L is for lovely. O is for outstanding. A is for awesome. Amazing. F is for fantastic. And S is for super. And you can add M also, marvelous. So yun yung lagi kong ginagamit kapag meron akong kausap na tao. Hindi naman instantly sasabihin mo agad yun. Hahanapin mo ng magandang pwesto yun. Ang ginagawa mo is binibuild up mo yung mga positive energy sa loob ng system mo. Ngayon nasa voice mo na nilalabas mo na siya. So you just have to think about those things. Alam niyo friends, maraming klase ang mga positive words. Excellent, amazing, katulad ng sinabi ko. Beautiful, pretty, brilliant, marami yan. Ilalagay ko lahat yan sa list para ma-practice nyo. And then please, get a paper and a pen, notepad, write it down, and then start using it. So if you have a mobile phone or your cell phone, may notes dyan sa cell phone nyo, ilista nyo lahat na ibibigay ko sa inyo yung mga positive words na pwede nyo magamit twice. Dalawa sa isang araw, tatlo sa isang araw, it's up to you. As long as maging part yun ng system mo, maging part yun ng vocabulary mo, maniwala ka sa akin, sa unang-una pa lang, umpisa pa lang, magtataka na kung sino yung kakausapin mo. But then again, kung magiging consistent po kayo, mag-iiba yung perspective nila sa iyo. Mag-iiba yung pagtingin nila sa iyo. You will gain a respect because what you're giving is an energy na hindi nila kayang pigilan. One more thing, very important also, you have to be authentic. You have to be sincere.
pag sinabi niyo yun. Say it and smile, okay? Galing sa puso dapat, pinakamahalaga doon. Hindi mo lang basta sinabi sa isip, sa salita. Maraming klase yun ng mga positive words. Basta gawin niyo lang siya. Gumawa kayo ng list, kahit 10, ang magandang mangyayari doon. Kahit sino man na makausap nyo, basta authentic lang ha, honest lang ha, walang halong showbiz. Yung energy nyo sa sobrang lakas, sa sobrang ganda ng energy nyo, it's so hard for them to resist it. Ang mangyayari nyan is mahahawahan nyo sila ng positive vibes nyo. Yun naman ang goal natin. Mahawa sila kasi mas malakas ang positive energy mo at hindi nila mapipigilan yun. Always remember that. And that is my challenge for you guys. Every day, try nyong dagdagan yung mga words na pwede nyong gamitin. Basta one at a time lang, like I said, baby steps. Kung gusto nyong dalawa lang per day, go for it. Don't just try it. Do it. Be a doer. Huwag na yung tsaka na yan, ganito. Kailan nyo pa ba gagawin yun? Paghuli ng lahat? Huwag naman sana. After nitong video, message someone and say those words. Pag mag-a-agree ka, that's amazing. Ang husay, ang galing. Dagdagan natin ng puro ganon. Kesa complain, kesa ano ba yan, kesa ano ba to. Let's change it. Change, change. Okay lang naman magbago eh. If it's for the better, di ba? And I promise you, something amazing will happen to you. Parang magic yan. Mararamdaman mo yung energy na bibigay nila sa'yo pabalik. And that's the most important thing because there's a connection between you and whoever you're talking to. And nadadagdagan ng value mo as a person, as a human being. If you learn something from it, keep it. It's yours. Ikaw yung nag-develop yun sa sarili mo. So accept it, embrace it, and then celebrate. Pag nag-gain mo na yun, request ko lang is I want you to share it. Tell your friends, with your parents, with your kids. Why not? It's for the good of everyone. And para malaman ko, please comment down below kung ano yung story nyo. I wanted to hear it, kung ano yung mga naging reaction. Kasi masaya to eh. And I'll be reading it. Excited na ako para sa inyo. Until then, I shall see you next time. Please do the challenge, okay? Friends, thank you very much for the time, chilling, and hanging out with me. I appreciate all of you. Thank you. Have a marvelous mind. Take care. Love and peace. Whoops, hindi pa tapos. Diyan ka lang. Please do take note of these words. Thank you.